Tag-ulan na. Pupunta tayo ngayon sa ako saan may bakante lote. Maghahanap tayo ng kulasiman. So, ang kulasiman na ating pinakita sa ating video dyan ay aking tanim. Eh. Kaya lang ngayon tag-ulan kasi yung aking tanim eh nabulok. Ang kulasiman po kasi pagbabad sa tubig eh nabubulok po. So ngayon maghahanap tayo sa kalsada. Guys, kung saan pa meron, may madaanan tayo. So come on, let's go! So ayan guys, aalis na muna tayo. Hanap tayo ng kulasiman. So let's go! Nakita tayo, ayan. Ito yung example ng kulasiman na nasa kalsada. So ayan guys, ayan sa mga so sa gilid lang ng kalsada meron siya guys, ayan. So may mga tabi ng mga tubig. So mamaya kukuhain natin yung babalikan natin guys. So guys, ayan o, sayang. Lampasan na natin. Meron tayong nakita, marami kumpulan. So guys, kung mapapansin nyo, basa ang kalsada. Kauulan-ulan lang kasi. Kaya tayo maghahanap ngayon ng kulasiman. Kasi marami ngayon, pag kumulan ng konti, nabukasan na yung mga bagong tubo. Pero mga kaibon, sa experience ko, pag sobrang ulan na, yung tuloy-tuloy na tag-ulan na talaga. Wala ka na makikita ang kulasiman sa kalsada. Mahirap nang humanap. Malimit siya pag sobrang maaraw, tas may konting ulan, mayroon siyang tumutubo. Pero pag totally tag-ulan talaga, wala. Namamatay po kasi sila. Ayan guys, meron o. Ayan. Tabi ng gulong, marami. Ayan, tayo kami pa. Pagbalik natin, kukuha tayo, guys. Wala ka nang malari. So, ayan, guys. Ayan. Kulasiman niya. Ayan guys, so kung mapapansin nyo, gilid ng kalsada, mayroon din. Marami yan. So mga kaibon, kung mapapansin nyo, ito ay nasa plant box. So ito ay tumubo lamang. Plant box to sa gilid ng highway. So ayan, magkakasama yung damo, tapos yung ayan, halaman sa na naka-landscape. So yan, pwede naman yan kuhain. Kaya lang pag ganyan kasi na sama-sama kasi yung damo, yung ibang klase ng halaman, mahirap din kasi siya kuhain lalo hindi mo alam yung kulasiman. So mga kaibon, isa rin sa palatandaan na kulasiman ng halaman na nakita nyo, mayroon pong bulaklak na dilaw na maliit. So isa rin po yung sa basehan kung kulasiman po talaga. At yung itsura, tandaan nyo rin po para hindi po kayo magkamali. Mapapansin nyo, sa maliit na parte sila ng lupa, tumutubo. Kaibon, pag tag-ulan na, madalang na kayong makakita ng kulasiman kasi hindi ito nabubuhay sa sobrang basaan lupa. Sobra sila sa tubig, nalalanta sila at lumalambot, nabubulok. Po ang halamang ito ay mas magandang nakatanim diretso sa sikat ng araw para po buhay talaga. Ayan guys, kukuhain na natin ito. Yan, sayang kasi to. Turutin nyo lang yan. Yan, pwede na yan. So mga kaibon, kung makikita nyo yung kulasiman na akin nakita rito ngayon ay napakaganda ang tubo. So sa mga ganyang klase ng lupa, tumutubo sila lalo kung bilad sa araw.
No, mas maganda yung tubo nila, tapos may konting ulan. So, ang alaman ng Colasiman ay hindi pwedeng laging basa ang lupa. Kasi po, madali nga silang mabulok. Madali nalulunod po kasi at lumalambot yung stem, nabubulok po kagad. Kaya kailangan ng alaman na to ay bilad sa initan. So, yan. Tabing kalsada lang. So, guys, ang ganda kasi ng pagkakatubo. Kaya natuwa ako, sabi ko itong part na kukuhain natin. Although marami na tayong nadaanan. So ito, nakita ko talaga ang ganda, maganda yung tubo. So pag pinakain natin sa ating mga alagang ibon, so parang fresh na fresh talaga siya. So think, maya maya kukuhain natin yan. So yung mga tubo na halamang damo rin sa tabi ng Colasiman, so hindi ko alam kung po pwede ipakain yan. So yan, tumubo rin sila dyan magkakasama kasi halamang damo lang naman din yan kasi. So yan, tatanggalin na natin guys. So kukuha tayo ng siguro ilang peraso, isang bugos. So yan na. Ha? Oo, papakain ko sa ibon, pwede to. Fantastic. Eh, kubag na andal ako eh. Sayang eh, pag nagtagulan, wala na to. Nabubulok to eh. Ayan, guys. Oo, oh, kailangan ng ibon to. Pampahitlog to. Dami na to. Okay na yun, marami na yun. So guys, tingin pa tayo rin sa una. Mas marami pa dun. Let's go! Ayan guys, ang dami oh. Ng poste sa tabi ng kalsada. So, ang dami. So, check nyo lang isang inyo sa may mga kalsada sa inyo. So, yan. Ang dami dyan. Oh. So, marami na tayong nakuha kaya hindi na tayo kukuha. Muna tayo sa unan. Ah, ang dami po. So mga kaibon, yan ang isang halimbawa ko na kasi yung halaman damo nga lang yung Colasiman. So pag naglilinis yung ating mga street sweeper, so tinatanggal din po talaga yan. Kusang kasi tumutubo na lang yan. Yan. So ating kasi napapakinabangan pa natin yan pag pinakain natin sa ating mga alagang ibon. So yung iba kasi hindi nila alam, nakakapakipakinabang din. Kaya malaking bagay itong video. So madami na to. Madami para sa so ayan. Ayan yung ating mga nakuha. So guys, madami to sa ano ha. Ayan, makita nyo naman sa video na sa kalsada, marami talaga. Sa gilid. Pwede nyo itanim to guys ha. Yung katulad ng sinabi ko sa unang video. So pwede nyo naman itanim. Kaya nga lang, ngayon kasing season na to, tag-ulan. So pag tag-ulan, madali siyang, ito kasing alaman na to eh, hindi pwedeng nakababad lagi sa tubig.
So pag nakababad siya, itong mga stem niya lumalambot kahit nakatanim siya. So pagbabad sa tubig yung lupa kasi maulan eh. So nabubulok siya, guys, nabubulok. Hindi katulad ng summer, ganyan, mainit. So, mas okay siya sa mainit na lugar. Mas bilad, mas okay. Kaya tumutubo siya sa mga bakanting lote, sa gilid ng kalsada, palimit sa mga poste, yan, sa gilid, mga kapirasan lupa. So, yan, madumi. Papalitan lang natin yung tubig, guys. Nakakita niyo yung pinagugasa, madumi. Yan. So, palitan nyo na ng tubig. Kailangan pag ibibigay nyo sa inyong mga alagang ibon ay malinis, syempre. Kasi ito, kahit sabihin natin na ito ay halamang damo, so, syempre, meron pa rin mga yan, mga bakterya siguro na nakakabit dito. Pero, so, kailangan malinis pa rin. Malinis. Ibang klase pag malinis pa rin. Ito, pinuputol ko lang to. Dali lang siyang putulin, guys. Putulin nyo lang yung mga dulo. Parang dapat ano, tinatalbos din. Yun lang ginagawa ko lang, guys. Magsasample tayo, ibibigay natin ito. So, ganito karami, napakadami na nito. So, ayan mga kaibon, ibigay na natin to sa ating alagang badgie. So, yung ating alagang badgie na yan ay cock. So, proven na sa akin yan. So, ngayon, ang pair niya ay isang spangle na yellow spangle. So, ngayon, nasa breeding condition yan. Kakatapos lang nila mag-molting. So, nasa condition sila. Ayan yung mga kanyang pair. So, ngayon po ay may egg yan na isa. Mga kaibon, so hindi ko ina-advise na lagi kayo magbibigay nito kasi lagi po kayo nagbibigay, yung breeding cycle po nila ay masisira. Isa ko pong halimbawa dyan, yung pag meron na pong itlog din na pisana, tapos yung ina kayo sinusubuan, hindi pa po malaki, mag-iitlog na naman po uli sila dahil sa pagkain na to, i-enhance po yung kanilang mating process. So pag may nakain na po, magme-mate na po agad sila, may itlog na naman na bago. So hindi na nila na sinusubuan yung inakay, mag-iitlog at maglilimlim na naman po ulit. Minsan po namamatay yung inakay. Then pagka malaki naman na po yung inakay, gusto nila, tutukay na nila yon. Minsan binubugbog para lumabas na ng nest box dahil maglilimlim na naman po ulit sila. So yung cycle po nagpapang-abot, yun po yung hindi maganda. Ako po, nililimitahan ko talaga yung pagbigay ng kulasiman. Ginagawa ko minsan, marami na is 3 beses sa isang buwan. So, yun po yung ginagawa ko. Hindi nyo rin pong gawin na after ng molting, tsaka po kayo magpakain ito, or pag nakita nyo yun na malaki na po yung inakay, kumakain ng mag-isa, pwede po kayo magpakain ito. Or yung katulad po ng ginagawa ko, may egg na. Pwede nyo rin po ng vitamins at super brody para po dumami yung itlog. So, mas maganda, mas marami. Pwede po kayo mag-research or magtanong sa mga iba pang mag-iibon o mas mga matatagal na nag-iibon para may guide din po kayo kung tama yung papakain nyo. So, mga kaibon, ito tayo sa pair natin ng crested zebra finch. So, yan, kumakain din po sila. So, okay naman po yan, may itlog na rin po. Magbibideo po tayo ng kung paano mag-poster ng egg. So, meron po tayo dyan na society. Yung egg po ng zebra finch, bali, papalimliman natin dun sa, yan, yung ating society. Yan po yung example natin ng society. So, yan, ang society po, o tinatawag nila na poster finch. Ang purpose po nila ay kahit hindi po nila itlog, basta kasize po ng itlog na nilalabas nila, ililimliman po nila. So, gagawa po tayo ng video nyan kung paano po, yung procedure, at yung guide kung paano siya gawin. So, upload tayo ng susunod na video tungkol dyan, guys. So, yun ang aabangan nyo.
mga kaibon, ha, itong society finch or poster parent kung tawagin nila. So ginagamit namin to sa Goldian or yan, zebra finch. So pwede kayo magpalimlim niyang itlog. So ginagawa nun, yung itlog, inililipat lang doon sa mismong itlog ng society. So lilimliman po nila yung kahit hindi po nila itlog. So ang gagawin nyo po, tatanggalin nyo lang yung mismong itlog ng society. So ipapalit nyo yung itlog na palilimliman nyo. So yun po yung poster na tinatawag. So pag napisa po yung itlog, i-raise po nila yun na parang sarili nilang anak. So mga kaibon, ayan yung aking budgie na pair, yung kaninang pinakain natin ng Colosseuman. So kung makikita nyo yung reaction ng kak, yan, gusto niya ng mag-mate ulit. So pinapatungan niya yung hen. So yun, nagiging aggressive talaga yung ating pair ng bird. Lalo especially yung kak. Pag proven kak talaga. So aggressive. So yung iba kasi nagtatanong kung ano ba talaga, kung proven ba talaga yan. So pag pinagpakain kayo ng Colosseuman, tingnan nyo rin po yung reaction ng ibon nyo. Kung may pagbabago, kung ano ba yung nagiging galaw nila before and after nila kumain ng Colosseuman. So para may guide din po kayo at makita nyo. Mismong kayo po ang magpatunay na, ay, ganito pala ang reaction ng aking ibon pag pinapakain ng ganito. So mga kaibon, hanggang dito na lang ang ating video. Sa may mga katanungan or suggestion, pwede po kayo mag-comment sa baba. At kung pwede po natin gawa ng video, gagawan po natin. So i-share po natin yung ating mga nalalaman sa ating mga kasamahan at tumatangkilik sa ating channel. So yung mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, so i-like nyo lang ang aming channel at hit the notification bell para updated ka sa mga bagong video na ating i-upload. So mga kaibon, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod ulit. Alright! Let's go!